paano nangyari yun? Do, kanina po kasi nung nagising po siya, tinadyakan niya po ako eh. Tapos tumakas na po siya. Hanapin niyo si Moira. Hindi siya pwede makaalis ng ospital na to. Bilis! Mami, I'm sorry. I'm sorry. Nilaglag mo. Kwenta ka talaga, anak. Sorry, Mami. Huwag mo lang ngayon. Huwag mo na ako matawag-tawag na Mami. Never forgive you. RJ, basta ang alam ko lang, dun kayo magkikita ni Annalyn. Kasi gusto ka sana niyang supresahin kasi nga birthday mo yun. Pinipigilan niya ako na puntahan si Annalyn. Alam mo, si Moira lang talaga makakasagot sa mga tanong mo. Saan ba ako lulugar? Sa tama, Zoe! Gawin mo kung ano yung tama. Pero kapag kinontak ka niya, sabihin mo kay tatay. Si tatay yung kampihan mo kasi siya yung biktima dito, Zoe. Ang dali sa'yo sabihin. Wala ka naman kasi sa lugar ko eh. Pero sige, kung nangyari yun sa nanay mo, hindi mo ba gagawin yung ginawa ko? Good luck na lang sa paghahanap niyo sa akin. Hindi niyo ang makikita. Mars! Oh, anong balita? Wala pa. Sabi ng mga kid, hindi pa nila nakikita si Ma'am Moira. Huh? Evan! Karen! Oh, ano? Ay, mo Doc Menor! May balita na ba? Wala pa po eh. Sabi po niya pati mga guard, hindi pa rin daw po nakita eh. Miss Karen! Ah, yes po. Doktora Menor, nakita pong gunting sa linen cabinet. Oh, Mamayra! Oh, ano? Ano? Asa na yung tapang mo, ha? Masalamat ka, wala akong panahon sa mga katulad mong matatabilan dila! Tawag mo sinasabi. Linen cabinet? Sino po nabigay sa'yo, kuya? Wala pong tao doon. Sige po. Mas di ba yun yung kinuha sa'yo ni Ma'am Moira? Kaya nga. Hindi kaya doon nagtatago si Ma'am Moira ngayon sa may linen cabinet? Pero sabi ni kuya, walang tao doon. Hindi kaya may ginamit siya sa linen cabinet para makapuslit palabas ng hospital? Kagaya po ng ano, Dok? Hindi ko alam. Tatawag ako sa Dok RJ, kaya kailangan niyo malaman to. Hello, Doktora Menor. Ano na ng balita? Dok RJ, yung scissors ni Karen na kinuha ni Ma'am Moira nakita sa linen cabinet. Baka may ginamit siya doon para makataka siya nang hindi natin napapansin. Ha? Sige, salamat. Okay, Dok. Baka hindi pa nakakaalis ng hospital si Ma'am Moira. Tumulong na rin tayo sa paghahanap. Sige po, Dok. RJ, ano nangyayari dito? Mga linen hamper. Baka ito ang ginamit ni Moira para makatakas. Sige, papacheck ko sa mga gwardiya. Basta ako ha, nararamdaman ko nandito pa yung Moira na yan. Na naaamoy ko pa yung masamang hangin na daladala niya. Si Lindit?
Pero grabe naman yun, ano? Sa dami na naghahanap sa kanya, walang makakita. Catch me if you can. Nurse Karen, Nurse Ivan, anong ginagawa niyo? Ay, Dr. Santos, may hinahanap kaming masamang espiritu dito sa cart. Ay, nakapagsabi kasi sa amin, Doc, baka daw dito sa linen cart nagtago si Papoyra. Naku, talaga pag nakita ko yun. Huh? Mga na nga kita. Tikat na ito, Doc. Oh, ano? Nandito na ba tayo? Oo, ito na. Finally. Surprise! Anong ginagawa niyo dito? Akala mo ba maiisahan mo kami? Paano niyo nalaman? Basta ko ha, nararamdaman ko nandito pa yung Moira na yan, na naaamoy ko pa yung masamang hangin na dala-dala niya. Nakita namin yung hamper. Meron akong naamoy na hindi masyadong maganda. Parang amoy na bulok na amoy sunog. Eh, ikaw lang naman yung naalala ko doon. Kasi nga, yung ugali mo nabubulok na. Tapos, yung kaluluwa mo naman nasusunog na sa sobrang dami ng kasalanan ng ginawa mo. Wala na akong panahon para sa'yo! Saan ka pupunta? Hindi ka pa pwede pupunta. Hindi! Tumawag si Dr. Aminor. Kahuli na daw si Ma'am Moira. Ay, talaga? Tara na! Tara! Hindi ka pwedeng umalis dito! Robert! Moira! Robert! Wala ka na matatakbuhan! Robert, please! Robert, please, let me go. Ano? Tatakas ka na lang tatakas? Just give me an honest answer. You owe me an explanation. Robert! Nasabi ko na sa'yo ang lahat. Nasabi ko sa'yo ang totoo! Those are all lies. For once in your life, tell the truth. Bakit mo ginawa yun? Mas mabuti pang hindi mo malaman. Sabihin mo na! Mapapatawad pa kita. No, Robert. It will destroy us! Sa ginagawa mo, mas lalo mo tayong sinisira! Pwede ba, Moira? Isipin mo naman yung anak mo. Ano? Gusto mo talagang sirain yung pamilya mo? Kesa sabihin sa amin yung totoo? Bakit ka ba nakikisali dito, ha? Ano? Gusto mo maghiwalay kami ni Robert? Para malandi mo yung asawa ko? Napakalaki mo rin talagang tuko! Kapit ka ng kapit kay Robert! Ma'am Moira, pwede ba? Itigil mo nga yung pagiging praning mo! Walang gusto yung nanay ko kay tatay! Bakit hindi mo nalang kasi sagutin yung tinatanong ni tatay? Ano, isa ka pang bastarda ka eh! Ano, kating-kati ka maging isang tanyag? Well, I'm sorry to say, kapag ipinanganak ka sa labas, mamamatay ka rin sa labas! Mommy! Please! Nandito pala yung anak kong ahas. Pagkatapos kitang tulungan, pagkatapos kitang protektahan, tutuklawin mo pala ako? Eh kung ikaw kaya ang tuklawin ko, ha? Moira, huwag mo takutin ang anak ko. Hindi ko siya pinatakot. Ang
gusto ko lang sabihin, what if ilagay ko siya sa dapat ng kalagyan para pare-pareho na kaming magkanta lechi-lechi buhay? Moira, tama na. Yung mga tao masasaktan lang. Carlos, ano naman ang connection mo dito, ha? O meron nga ba? Karelasyon mo pala si Lynette. Oo nga pala. Ang tanong, magkakaroon pa kaya kayo ng relasyon ni Lynette pagtapos kong sagutin ang lahat ng tanong ni Robert? Mommy, please! Tama na, please, kung ano ang sinasabi mo! Please, tama na! Zoe, hayaan mo siya. Hindi na tayo mapapaikot. Moira, ikaw ang cancer ng pamilyang to. Ginawa ko lang lahat ng yun dahil mahal ko ang pamilya natin. Mahal? Kaya mo ba ako hinulog sa hagdan? Yun ba ang mahal? Sige. Total, kontrabida naman ang tingin mo sa akin lahat. E di sasabihin ko na lang ang totoo. Gusto mo bang malaman kung bakit tayo nag-away nung araw na yon? Gusto mo bang malaman kung bakit kita aksidenteng nahila at nahulog ka sa hagdan? Sige! Sasabihin ko na ang totoo. Dahil sa babaeng yan! Ikaw, Lynette. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nag-away. Ikaw ang dahilan kung bakit na-aksidente si Robert! Bakit ako? Dahil inamin niya sa akin ng araw na yun. Naiiwan na niya kami. Sasama siya sa'yo. At gusto niya makasama si Annalyn. Pero hindi mo pa rin dapat pinahamak si tatay! Bakit, Annalyn? Ginusto ko ba yung nangyari? Aksidente nga, di ba? Yes, I may have caused the tragedy that day. Pero kayong dalawa ni Lynette ang dahilan kung bakit tayo nag-away. Hindi ko masabi sa'yo because I was protecting our family. Dahil alam kong maalala mo, naiiwan mo ulit ako para kay Lynette. At ayoko malaman ni Zoe. Kasi alam ko masasaktan siya! Kung talagang aksidente yung nangyari, bakit wala kang sinabihan? Ba't di mo sinabihan yung mga polis? Eh, kasi nga natatakot ako, di ba? First time naman mangyari sa akin yun eh. Pero bakit nung nakita mo ako agad yung sinisi mo? Dahil dapat ka naman talagang sisihin. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkita si Robert at ang tamong ina! Moira, ang daming beses mong pwedeng sinabi yung totoo, pero tinago mo lahat ng evidence! Pati yung CCTV footage, tinago mo! Ngayon ka lang umami nung nahuli ka na! Kasi nga natatakot ako, di ba? Hindi lang naman sa pulis, pero kay Robert! Anong gusto mong sabihin? Na sinasadya ko na maaksidente si Robert? Na sinasadya ko na mahulog si Robert sa hagdan? Oo! At hindi ako naniniwala sa mga kwento mo kasi sinungaling ka! Ano? Wala ka nang masabi? Kaya mananakit ka? Pwede ba, Moira? Umamin ka na dahil guilty ka! Iba ka rin, Lynette. Alam mo na nga na ikaw ang dahilan ng hiwalayan namin. Nagmamataas ka pa! Alam mo, dapat mahiya ka sa Diyos for destroying our family. Wala akong sinisirang pamilya. Alam mo, kung hindi mo linandi yung asawa ko, sana ang saya-saya namin ngayon. Baka nagbabakasyon pa kami sa Switzerland. But no, I am this living hell that you created and you put me in. Isa kang asteroid na sisira sa pamilya ko! Tama na! Pasensya na, Lina. Carlos, Annalyn, umuwi na kayo. Ako na bahala dito.
Lynette, Annalyn, tara na. Isang babae ang natagpuang patay sa kanyang bahay. Alas 8 kagabi na matagpuan ng mga otoridad ang walang buhay na katawan ng biktima na kinilala bilang si Moira Tayag. What? Ang pangunahing suspect ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Ayon sa mga saksi, nag-away ang mga asawa dahil sa pera. Hanggang sa buhay, I thought I heard Moira Tanyag. Tayag pala. Sayang. And na lang ang kulang, dream come true na sana. Sayang. Ano na kaya nangyari sa babaeng yun? Mommy! Sandali, Carlos. Meron lang akong gustong sabihin kay Moira. Ano? Bigla ka nalang aamin na nagkamali ka pala, na may kasalanan ka rin? Meron lang akong gustong ipakilala sa'yo. Ito nga pala yung engagement ring natin na lumang Marcos. Tapos na tayo! Done enough, and I've had enough. I don't want to see you anymore. Tama na ang pananakit at kahihiyan na binibigay mo sa amin ni Zoe. From now on, you are out of our life. Robert, no! Ang sabi mo sa akin, kapag nagsabi ako sa'yo ng totoo, patatawarin mo ako, di ba? Robert, please. Please, please, ayusin natin ito. Security! No! No! Hawakan niyo si Moira! Dad, kailangan mo nang umabot sa ganito. Dad, kailangan mo talaga. At huwag niyo siya pagkawalan hanggat hindi kami makaalis. Robert, no! Bitiwan niyo nga ako! Moira! Hindi kita ipapakulong. Pero huwag na huwag ka na magpakita sa amin! Robert, no! Please, no! No! Bitiwan niyo nga ako, Robert! Please, no! Come back! Go away! Confrontation? Opo, wala na po si Ma'am Moira. Kanina pa. Mm-hmm. Opo. Ikaw? Bakit di mo ko pinigilan? Ang layo-layo nang nilakad ko hanggang dito. Nag-i-iskandal ako. Di mo man lang ko pinigilan. Hinayaan mong mapahiya ako.
bang bad na si Mami sa buhay natin? Hindi na ba mababago yun? Zoe, sinira niya ang relasyon namin dahil sa ginawa niya. Pero Dad, nag-sorry naman po si Mami. It's not enough! Sinira niya ang buhay ko. At ngayon, hindi ko na alam kung sino pagkakatiwalaan ko. Dad, ako. Dad, you're still mad at me. I'm just hurt and disappointed, Zoe. Dahil akala ko kakambi kita. When we were in the U.S., you were the only person I could trust. Kaya naniwala ako sa sinasabi mo tungkol kay Annalyn at kay Lynette. Pero lahat yun, mali pala. But I trusted you because you're my daughter. Now, I'm just a man who lost himself because of that accident. I'm useless now because of that accident. And I lost my family because of that accident. Dad, I'm sorry. I'm sorry. Pero naawa lang talaga ako kay Mami. I wish I could say the same, Zoe. Pero wala na yata natitirang awa sa puso ko. Inubos na ng Mami mo. Pero, alam mo anong masakit? Nararamdaman ko na may tinatago pa rin yung Mami mo. Kaya kung may alam ka sa sikreto niya, Zoe, please, sabihin mo naman sa akin. And this time, sana ako naman ang kampiyan mo. May cafe sa JP Lee Avenue po. Malayo yun. 500. Ano? 500? Ang dumi-dumi mo kaya. Amoy suka ka pa. Magfa-file na po kayo ng kaso laban kay Ma'am Moira? It's the right thing to do, anak. Kailangan niya pagbayaran at pagdusahan yung ginawa niya. Please patawarin mo si Mami. Robert! Robert, come back, please! Mami? Eh, si Moira, marami rin kasalanan sa akin yan. Maniningil din ako. At ako mismo magpapalaya sa babaeng yan sa buhay natin. Sabi mo hindi kayo magkaibigan ni Ma'am Moira. Pero wala kayong relasyon ni Ma'am Moira. Ano? Nagka-relasyon kayo ni Moira?